Hello sa lahat ng mekaniko, san man kayo sulok ng mundo. Kumusta po kayo dyan? Isang magandang araw po sa ating lahat. Sa lahat ng aking tagapanood, to all viewers, sa lahat ng subscribers. Kumusta po kayo lahat dyan? Sa lahat ng sumusubaybay sa aking YouTube channel. Humihingi po ako ng unawa po ninyo dahil sa mga nagdaang araw ay wala po tayong na-i-vlog dahil alam nyo naman ngayon ay pandemic. Medyo mahina ang trabaho po natin ngayon. So, pero ngayon, mapalad po tayo kasi meron po tayong gagawin. Ito pong transmission na ito ay 8-speed LS460 Lexus 2012 model. So, ito po siya. Papakita ko sa inyo. Ito yung kabuuan ng transmission niya. Ito yung torque converter. Ito yung harness connector kung makikita nyo dyan. Ito yung output shaft. Ito yung park neutral switch. And then ito yung in and out ng tubo niya papunta ng oil cooler. So, umpisa na natin. Tanggalin natin ang converter. So, papakita ko po sa inyo, ang concern po ng may-ari ay pagka once na malamig, okay pa, pero pagka umiinit, ano siya, nagbabago yung shifting, kumbaga nag-i-sliding. So, kung titingnan natin yung langis niya, medyo maitim na siya. So, ibig sabihin, merong something wrong sa loob. Tanggalin natin itong oil. Kung maaari, luluwagan muna natin yung ano niya. So, nilyo na kasi 10 lang to, hindi agad-agad impakin. Kita nyo, napakaliit. Pagka once na mahigpit siya, tapos inimpak mo agad, puputol siya. Kumapit ang gasket. Makikita nyo, punong-puno siya ng shift solenoid. Pressure control solenoid. Ito yung filter. Tanggalin natin. Tanggalin natin yung mga connector.
Tumbal Body Assembly. Lahat ng sumusubaybay pala ng, sa aking vlog, maraming maraming pong salamat sa inyo. At kung pwede, i-share nyo kayo sa inyong mga kakilala, kaibigan. Shout out sa inyo lahat. Tanggal na siya yung valve body niya. Isusunod natin yung internal part. Ito yung pump assembly. Makikita nyo, yan. Pagka nagbaklas kayo ng sa loob, kailangan pagsunod-sunurin nyo lang. Huwag nyong paghalo-haloin, kumbaga pagsunod-sunurin nyo para masundan nyo rin pagbalik. Clutch pack niya. Ito yung drum assembly. Ito yung planetary gear set with shafting. Drum brake.
snap rin sa loob. Tatanggal kayo ng snap ring, ingat lang kaya napakatanim dito sa may mga gilid-gilid para hindi kayo masugatan. Pahirapan pagtanggal mga snap ring, medyo malalakas. Tatanggalin natin yung lower planetary gear set. Ayun, natanggal ka rin. Yeah. Grabe. Ang bibigat yung mga loob ng transmission. Shop assembly. Oh, tingnan nyo, wala na laman. Yan lahat yung laman. Tatawag natin. Ayaw. Wala.
Ano so i-vlog? Give try. Hello, salamat ka po. Tar-tar, Shweya. Anak ka lang. Tar-tar. Ewa. Ito yung aming parchman. Thank you very much, brother. Sa mainit na chai. Bago na tayo magtanggal ng mga clutch, ikot muna tayo ng mainit na chai. So, ipapakita ko lahat yung mga laman niya. Ito yan. Wall body. Torque converter. Ito yung gearbox housing. Ito po yung ano niya. Mga clutch mechanism. Kasama na lahat yung planetary gear set. Input shaft, output shaft. Tapos yung clutch pack. One way bearing. So, tatanggalin natin. I-check natin. Ipapakita ko sa inyo itong ganitong clutch, kailangan papalitan na kay ano na nasunog yan, ano yan, nag-i-slide siya, kaya yung shifting niya abnormal. Ito lang natin, igaganyan lang natin para hindi magsiwalay. So for yung iba naman, okay naman. So pag ganyan lang, papalitan lang natin ng mga overhauling kit, mga rubber. Ayun, sigurado okay na. Ayos man. Thank you.
So yung mga ganitong klase ng clutch, okay siya. Titingnan niyo yung ano, yung kulay, brown pa siya, hindi siya sunog compared dun sa kanina. Ito, tingnan nyo. Kaibahan yung ano niya, yung clutch at saka yung plate, dinaanan niya, ano siya, sunog. Maitim. Ibig sabihin, nag-i-slide. Tingnan nyo yung iba. Katulad dito, tingnan nyo yung plate niya, malinis. Compare dito. Yan. Pagka ganyan, sliding. Nag-i-slide itong clutch. Ibig sabihin, mahina ang hydraulic pressure or papalitan natin yung mga ano niya, mga o-rings. Yung katulad nito, malinis. Ibig sabihin, okay siya condition. So yung nakita natin na sira, ibig sabihin nito, pagka umiinit, ano siya, sumisigaw. Ibig sabihin, abnormal shifting. Ngayon, ang gagawin natin, papalakasin natin yung pressure and then papalitan natin. So, yung mga clutch na okay, huwag natin papalitan yon. Ang papalitan lang natin, kung yung sira, yun lang ang papalitan natin. Katulad ito, nakita ko lang, mga ano lang, isang drum lang ang may sirang clutch. Ilang piraso itong clutch niya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 class, ito lang yung ipapabili natin. So yung ano, yung plate niya, kung hindi naman siya baluktot, pwede natin lihain. So ganun lang ang mag-trouble. Pagka once pinalitan natin yung overhauling kit, yung mga rubber, tapos ano natin, lilinisan natin yung valve body, kicheck natin yung converter kung ayos. Ituturo ko sa inyo kung paano ang pag-check ng converter. Ito yung converter natin. Ano lang siya. Itutusok nyo lang itong input shaft. Katulad ko. Pagka iniikot mo, maganit siya, ibig sabihin sira yun. Pero pagka once na smooth man, smooth yung ano, wala siyang sabit dun sa loob, okay pa. Pwede mo siyang ibalik. Eh, katulad ito, smooth siya. Yan, smooth. Kasi pagka once na may problema ang converter, pagkag inanyan mo, ano yan, maganit dun sa loob. Ibig sabihin, ano yan, either vibration ang ibibigay niya or ano, hard shifting. Katulad ito, yan. Yan, smooth siya. So, walang problema. Hindi natin papalitan yung torque converter. So, ganun lang guys ang tamang pag-disassemble ng 8-speed Lexus 4L60 model 2012. So, ito naman yung pump niya. So, napakahalaga rin po. Yan. I-check nyo rin yung mga rubber niya. Katulad ito, yung mga chamber. Kasi pagka may mga singaw ito, ano yan, yun din ang magiging problema niya. So, paano pala ang tamang pag-jet? Katulad, for example, ito. Itong drum na to, magkasama ito. Ngayon, pagkawas na pinalitan mo ito, yung clutch na nasira, at hindi mo papalitan yung mga o-rings niya, ibig sabihin, ganun pa rin ang magiging problema. So, ang gagawin natin, bakit, ang tanong natin dito, bakit kaya nasunog ito? Ngayon, i-check natin yung hydraulic pressure nito kung may singaw. So, papalitan natin yung mga o-rings niya. Ngayon, saan pa manggagaling? Baka mamaya, barado yung filter. Baka mamaya, yung valve body natin is barado rin yung mga shift solenoid. Kailangan i-check natin lahat. Ililinis natin, i-check natin isa-isa yung shift solenoid niya. So, ganun yun ang pag-diagnose at pag-trace ng sira.
Kasi ito lang, nakita mo lang, sunog siya, papalitan mo agad, ganun pa rin ang magiging problema kasi hindi mo na-solve yung pinaka-main reason niya kung bakit nasunog ito. Ibig sabihin, kulang ng supply ng langis, ibig sabihin, kulang sa pressure, ibig sabihin, kulang sa tulak yung piston. So, hahanapin natin ngayon nun yung kung saan yung pinanggalingan niya, ganun yon. Bakit kulang yung supply ng langis? Maaring kulang sa oil. Bakit nasunog to? Maaring yung ano niya, mga rubber niya, ano, matigas na. So, kailangan palitan ng bago. Ganun lang yon. Mache-check natin yan pagka, ano na natin, papalitan natin ng mga new o-rings. So, ganun lang guys. At salamat sa pagtangkilik. Abangan nyo yung ating pag-assemble pagka once nakabili na tayo ng overhauling gasket at saka lahat ng pyesa nito. So maraming pasalamat at pagpalain tayo lahat ng ating Panginoon.